Live ba yan? At ngayon, bitahan natin sa entablado si Binibining Natalie Doronio Cornelio at ang Philippine Embassy Cultural Performance Group upang awitin ang lupang hinirang. Maraming salamat po. At ngayon na lang gusto kong tawagin sa entablado si Ginoong Robert Ferrer Jr., ang ating Deputy Chief of Mission at Consul General, para mag-alay ng dasal para sa ating lahat sa araw na kanya. At ang umaga sa inyong lahat, 2 Corinthians 7 verse 14 says, "If my people who are called by my name shall humble themselves, seek my face, and turn from their wicked ways, then I shall hear from heaven, forgive their sin, and heal their land." We pray for healing for our nation. We pray for wisdom for our leaders. Pinararangal namin maging bahagi ng celebration ito. At inaalay namin ang Panginoong Diyos ang aming isip, salita, gawa, ang aming buong kakayahan, Panginoon, para sa inyong gloria. At inaalay din po namin ang aming buong bansa sa inyo na magamit ang ginawa para sa inyong mga plano para sa buong mundo. This we humbly ask and pray for, thanking you in the mighty name of our Son, our Lord and Master, Jesus Christ. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ginoong Ferrer, at maupo na po. Iniimbitahan po naman po ngayon ang ating butihin sugo na si Ginoong Igor G. Bailera para magbigay ng kanyang paunang salita. Palakpakan po natin. Thank you.
Yan ang araw ng kalayaan. At kung taon na nakalipas, langguhit tayo magtipon-tipon ito sa kaso na upang makilisa at makisaya sa pagulita sa araw ng kalayaan. Ang pandemyang sandi ng COVID-19, ang pinakamabigat na kinuhamon mula nung ikalawang digmaang kanyang sa Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa Russia, dumalabas pa lamang tayo sa hirap at kalungkutan ng mahabang pandemya, ngunit isa na naman malaking pagsubok ang dumating. Sa bawat araw-araw ating pinag-ninilayan, kaya pa ba? Kaya pa ba natin? May bukas at pag-asa pa ba? Marami lang sagot ay wala sa ating puso, maging sa ating isipan o ating mga kamay. Sapagkat iyak kong hindi natin malalampasan itong mga pagsubok kung tayo'y nag-iisa. Nag-iisa po ba tayo? Batid kong sasakayin kayo na mula sa pag-iisa tungo sa ating pagkakaisa bilang komunidad, bilang bansa, bilang sangkatauhan. Marahil may bukas, may pag-asa, at may lunas ang ating pag-ibigan. Ito'y ating napatunayan ng 1893. Salat sa pagkain, kulang man sa armas, maging sa uniformeng madungis at tagpi-tagpipa, ngunit puno ng katapalan sa kabuuan ng loob, anuman ang panganib, titik sa determinasyon, kahit bawian man ng buhay. Upang ikaw at ako, mula sa Batanes, nagpas ng tawi-tawi maging sa advan sa mundo hanggang dito sa Russia. Tahan ko lang sa ate sa araw na ito, tayo ay malaya at may isang bansang sariling atin. Ang Republika ng Pilipinas, duyan ng magiging, ang bituin at araw mo, kailan pa may hindi magbibigay. Iyan ang pamana sa atin ng una at pinakadakilang henerasyon ng mga Pilipino. At iyan ang inspirasyon sa tema ng ating pagkakaisa ngayong araw. Pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Atin pong pakinggan ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa huling pagkakataon bilang ama ng ating bayan. Pati na rin ni Kalihim Teodoro Locsin Jr. at ni Kalihima Tanggol ng Pamansa si Delphine Lorenzana at si Kalihim ng Trade and Industry Mon Lopez. Sa pagkatapos, nais ko lamang na tayo'y magbigay ng pasasalamat una sa may kapal. Atin din pong pasalamatan ang ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Duterte, ang ating mga kaibigang Ruso sa pagbigay sa atin ng pangalawang tahanan dito sa Russia, ang isa't isa sa ating Filipino community, sa bayanihan at pagtulong sa bawat isa sa panahon ng pangangailangan. At dahil ito ang una kong araw ng kalayaan sa piling ninyo, nais kong pasalamatan at bigyang pugang sa harap ninyo ang pangkat ng pasuguan ng Pilipinas. Sa pagsuporta sa akin, mula nang ako'y dumating dito sa Russia noong ika-27 ng Pebrero. At syempre sa kanilang paghanda at pagtaguyod sa napakagandang araw na ito, sa tulong at pakikisa ng mga volunteers ng ating komunidad. Mga mahal na kababayan, mga kaibigan, mahiwaga ang buhay. At habang may buhay, may pag-asa. Para sa lahat ng biyaya at maging hamon ng buhay, huwag po sana tayong makalimot at magpasalamat at kumapit una sa Panginoon at sa bawat isa. Magdiwang at magsaya po tayo ngayong araw.
Muli, marami pong salamat. Kaawaan po tayo ng Diyos. Mabuhay ang aming Pilipinas. Maraming salamat po ang ating sugo, si Ginoong Igor Bayen. Palakpakan po natin siya. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Ginoong Rob Jr., Deputy Chief of Mission and Consul General, upang basahin ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malacañang Palace, Manila. Message, President Rodrigo Roa Duterte. 124th anniversary of the Proclamation of Philippine Independence, 12th of June, 2022. I am one with the Filipinos, both here and abroad, as we celebrate the 124th anniversary of the Proclamation of Philippine Independence. This occasion is a testament to how our forefathers fought for the freedoms that we enjoy today. May it inspire us to take after the courage of our heroes as well as encourage us to use our ability, skills, and knowledge for the benefit of our community. Take to heart all the humbling learnings from the past, especially the countless hardships that we had to endure as a people. Let our rich history move us to translate our love for this country into real acts of goodwill for all our fellow men. Let us also work together so that we can realize our vision of the more harmonious and more progressive Philippines. May we have a meaningful commemoration. Mabuhay ang Filipino, mabuhay ang Pilipinas. From the President of the Philippines. Maraming pong salamat, Ginoong Ferrer. At ngayon naman, tinatawagan ko si Binibining Ana Marimigera, Third Secretary and Vice Consul, upang basahin ang mensahe ni Ginoong Teodoro Locsin Jr., kalihim ng kagawaran, nayang panlabas. Message to Overseas Filipino Communities by Honorable Teodoro L. Locsin Jr., Secretary of Foreign Affairs, on the occasion of Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. The past 2 years have seen us weathering the worst of the pandemic. There was challenge of staying productive and hopeful, of running not to fall back, and sustaining relationships and preserving economies amidst health and travel restrictions that became commonplace. While the pandemic is still very much with us, we have managed to get out of the lashing arms of the storm, but not into its eye for more to come. We have survived this far, and with caution and vigilance, we are getting out of this altogether to create a yet better future. This Philippine Independence Day, Filipinos all over the world are called to rise to the challenge of a new tomorrow. If there's anything that the pandemic taught us, it is never to underestimate humankind's capacity to evolve and adapt. We have seen this in ourselves, our families, and our communities. We in the Department of Foreign Affairs did not let a pandemic stop us from cultivating foreign partnerships, securing much-needed vaccines, upholding our sovereign rights, getting overseas Filipinos out of distress, and sharply increasing already considerable consular services. We rose to the occasion even as our compatriots abroad tenaciously served on the front lines while supporting their families in the Philippines. Overseas Filipinos will always be a source of pride and inspiration. They're the subject of royal honors, the gratitude and admiration of foreign nations. The DFA is privileged for the opportunity it has gripped with both hands to be beside you in this perilous journey and never leave you behind. Our endeavors, our struggles have borne fruit.
just in time for our country to exercise democracy through free and fair elections with no restrictions other than those common sense self-imposes. The sovereign will of the Filipino people through fair, free, and unrestricted elections, an extension of our national independence, found its fullest expression and produced a clear and incontestable winner. I was proud to announce this to the American President and the U.S. Congress. This enables us to set the vision of the new tomorrow we will be working for. Thank you, President Rodrigo Roa Duterte, for making it happen. As we now begin a new chapter in our nation's history, I offer my very best wishes and profound appreciation to my colleagues in the Department of Foreign Affairs. It has been my honor to serve our country and people by your side. There remains so much to do and still so many challenges to overcome. But my faith in the DFA, like my faith in the Filipino, is strong and unwavering. With this, I greet you for the last time as Secretary of Foreign Affairs. Maligayang araw ng kasarinlan, mabuhay ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Lord Secretary and Vice Consul Anaguera. Mayroon po ay tinatawagan po si Binibining Christine Umali, Commercial Counselor, upang basahin ang mensahe ni Ginoong Ramon M. Lopez, kalihim ng kagawaran ng kalakaran at industriya. Message of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez for the celebration of the 124th Philippine Independence Day. Today, as we celebrate the 124th Philippine Independence Day, I join all Filipinos around the world in commemorating the country's heroes who gave us the freedom we greatly cherish today. For the past 2 years, we have fought our own battle against the COVID-19 pandemic and have managed to hold the fort to this day. It is a testament to our strong economic fundamentals and unwavering spirit of pioneering. Likewise, Independence Day signals persevering patriotism among our people. This could also be seen through supporting local products and businesses, which also leads to job generation in the country. We in the Department of Trade and Industry, or DTI, have always been keen on creating market access for our entrepreneurs under the Go Local National Campaign. Tracing the Philippines' rich cultural history, our local entrepreneurs embedded the Filipino identity into their products and services. Now, as the country turns a new leaf, I encourage everyone to patronize our locally made products, as it will sustain the country's economic recovery and demonstrate unity towards a post-pandemic future. I wish you all a meaningful commemoration. Maraming po salamat, Binibining Christine Umali. At ngayon naman, iniimbitahan ko si Colonel Roger Rosales, Defense Attaché, para basahin ang mensahe ni Ginoong Delphine Lorenzana, ang kalihim ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Sa kagawaran ng tanggulang pabansa, nakapasang basahin ang pagmensahe ng ating kalihim, ang kagalang-galang na si Lorenzo Rivillo Lorenzana. And so I read, message for the 124th Philippine Independence Day celebration, the Department of National Defense joins the nation in celebrating our 124th Philippine Independence Day. In Dr. Jose Rizal's seminal work, Nolini Tangere,
The character Eliashib, I die without seeing the dome right then over my native land. You, with its need to see, welcome it, and forget not those who have fallen during the night. In these immortal words of our national hero, we remember the gift of independence bequeathed to us by our forefathers, was wrote in their immeasurable sacrifice and unflagging hope for the future of the country. As we look back at the road that led us to the freedom and democracy we enjoy today, we also set our sights on the work that remains to be done to achieve the brighter future our heroes dream for us. In this year's Independence Day celebration, Team Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas, rise towards the challenge of a new beginning. Amply calls on all Filipinos to embrace the changes coming our way. In this period of transition, may we continue to work together with our new set of leaders to realize the hopes and dreams of our forefathers for our nation. Maligayang araw ng kasarilan sa ating lahat. Signed, Delphine Negrillo Lorenzana, Secretary of National Defense. Maraming maraming salamat, Colonel Rojun, at dyan nagtatapos ang pagbabasa ng mensahe ng ating Pangulo at mga kanihin ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon naman, pupunta na tayo sa napaka-espesyal na parte ng programa na pinaghandaan talaga ng ating komunidad para sa inyo, para sa ating mga kababayan. Excited ka na ba, Alec? Sobra, sobra po. At inihahandog po ng ating embahada ang Philippine Embassy Cultural Performers Group para sa kanilang presentasyon, ang Rangrangsahan. Palakpak! Huh?
performers group para sa kanilang sayaw ng mother beer. Alam. Okay, ipot siya ka na. Ha? Ano? Para sa mga nasa ating mga panauhin na hindi po Pilipino, maraming salamat din po sa inyong pagdala dito sa ating kasiyahan sa embahada. In English, thank you very much for coming to our embassy and we welcome you all in our celebration of our Philippine Independence Day. Napakan natin ang ating mga Hello. Ay, saglit ate, alika. Yung ano yung gamit mo nakalimutan ko. Oo nga nakalimutan ko. T-shirt ka. Oo nga. Diba sabi ko kinasa. Oo nakalimutan na, kasi ang dami ko. Ate, hindi ganito na lang. Saan ba yung metro nyo? Hindi ako mag-metro, nadadya ko. Dadya ka? Mamayang pwede gabi? Pwede tayong ano? Aeroport ako. Aeroport. Para ano? Mayroon kang... Nag-drive ka pa? Oo. Metro ka pa sa meeting? Pwede ko ibigay yun doon. Sa Sunday? Sa parking sa Sunday? Ibigay ko na lang kila Marat, no? Kay Marat. Kubing ka ang hindi ko nakasunod. Sabihin mo, kilo. Opo. Ipiin mo ako, te. Para mabigay ko kay Marat, ah. Ate, ah, hi ka naman dyan. Sige noong Jerwin Belmonte, ang kampiyon,
sa gabi na lang, hindi man ay bahala. Kasi daw yung palagpahan niya. Nag-alaw po sa inyo na lang. Ayan. Ang kumawi ni May pinanalo mo sa gano'n po ni Upgrade sa Buhan. Ang kumawin po sa inyo na pinakala mo kawit ay matanda pa sa ating magulang. Pero nais ko po bahagi sa inyo ang ganda ng kawit ay. Salamat po. Ate. Nagalunggong.